Welcome back mga kaalam. Ngayon ipag-usapan natin ang mga kontrobersiya noon sa panahon ng Administrasyong Aquino o mas ililinaw natin na sa panahon ng Administrasyon ni Benigno Nonoy Simeon Cuanco Aquino III. Dalawa sa kanyang kontrobersiya sa kanyang administrasyon ay ang tinatalang pagkaso sa kanya ng graft and plunder dahil sa ilegal na pagpuslit at pagdeposito ng 3,500 metric tons ng ginto sa Thailand. At ang isa sa pinakapinag-uusapan noon sa kontrobersiya sa administrasyon niya na Yolanda Funds o ang pera sana para sa pagtulong o para sa pagbangon ulit ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda noon taong 2013. Ating isa-isahin ngayon mga kaalamang patungkol sa dalawang kontrobersiya sa panahon ni Ninoy Aquino. Batay sa ulat noon ng PhilStar, sa lathala ni Patricia Lodez Viray noong January 6, 2017 na pinamagatang Aquino, Six Others Face Complaints Over Supposed Gold Shipment, ay dito natin na pagbabatayan ang patungkol sa kaso ni Ninoy sa mga ginto. Kinasuhan ng graft and plunder ang dating Pangulong Benigno Ninoy Aquino III kasama ang anim na mga opisyal ng kanyang administrasyon sa di umano isang shipment na nagkakahalaga ng $141 billion ng ginto sa Thailand. Nakaharap sa kaso sila former Justice Secretary Laila De Lima, former Interior Secretary Manuel Mar Rojas II, Banko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Tetangco Jr., former Finance Secretary Cesar Purisima, Treasury Department Chief Dealer Lorelai Fernandez at Senator Franklin Drilon. Ang reklamo ay kinasab batay sa purported BSP Circular na unang nakita sa social media. Batay sa BSP Circular, nasa mayigit 3,500 metric tons ng ginto ang ipinadala at ininiposito sa Bank of Thailand. Ang mga nagre-reklamo na sina Rogelio Cantoria at abogadong sa Fernando Perito ay nagsasabing ang mga ginto ay maaaring makuha ulit at maibalik sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kung ito'y daan sa wasto at legal na mga proseso. Batay rin sa purported circular, ang mga ginto ay tinatayang bigat nito sa 12.5 na kilo kada gold bar na may purity na 99.999%. Si Aquino, De Lima, Rojas, Tetangco, Drilon at Purisima ay sinasabing inaprubahan daw ang certification ng pagpapadala nito noong December 2014. Ang Thailand Centennial Energy Company at ang gobyerno ng Pilipinas na nasa ilalim ng administrasyon ni Aquino ay nagkasundo na gumawa ng mga pondo kapalit ng mga gold bars para sa kanilang humanitarian projects. Kung pagbabatayan natin sa ulat nito ay tunay na kaduda-duda na talaga mga kaalam, maaari naman na i-liquidate na mismo sa ating bansa ang mga naturang ginto para gamiting pondo kaagad kaysa ipadaan ito sa ibang kumpanya sa ibang bansa, lalo na tayo ang nagmamay-ari ng mga naturang ginto. Ang mas kakaiba nito ay kalaunan ay napawalang salary ng mga taong nabanggit dahil sa kakulangan ng aksyon upang labanan ang nakaraang Administrasyong Aquino. Ang mas nakakaduda pa sa ulat na ito mga kaalam, kung iisipin ninyo, ay isinagawa nila ito noong December 2014 na halos sa pagtapos ng termino ng Administrasyong Aquino ay wala tayong matatandaan na ginamitan ng malaking halagang pondo sa kahit anong proyekto niya, na nakapagtataka kung anong mga proyekto ba ang sinasabi nilang humanitarian projects na dapat ay inilaan ang pondong nakalap nila sa Thailand Centennial Energy kapalit ng mga ginto sa Pilipinas. Na sa mismong administrasyon niya ay nakapagpatala pa nga mismo ng mga ulat ng overpricing para sa ibang mga proyekto kagaya ng 10 million piso na flagpole sa Luneta at 295 milyong pisong halaga ng mga public CR na mga incomplete na inirereklamo mismo ng sambayanan sa termino niya na walang mga divider at mga pinto. Tunay nakapagtataka kung saan ba nailagay ang pondong sinasabi ng Administrasyong Aquino na dapat ay para sa mga humanitarian projects nila, na lubhang nakapagtataka. Ngunit mas nakakagimbal ang malalaman ninyo mamaya dahil ito ay nangyari isang taon bago ang kontrobersiya sa gold bars na ito. Ang ikalawang kontrobersiya sa ilalim ng Administrasyong Aquino ay ang isa sa pinag-uusapang kontrobersiya noon na Yolanda Funds o ang pondo para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda noong November 2013. Matatandaan na noong November 8, 2013 ay dinaanan ng Pilipinas ng bagyong Yolanda at noong November 10, 2013 ay dineklara ng pamahalaan ang mga lalawigan ng Aklan, Capiz, Cebu, Iloilo, Leyte, Palawan at Samar sa State of National Calamity
o ang pinakamalubhang kalagayan sa bansa upang mapahintulutan ang ating gobyerno na malaanan at makapagbigay ng pondo upang makapamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo kasama na sa pagpapanibagong buhay nila. Itinala rin na nasa 30.6 million pesos o $700,000 ang inilaan para sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mga rescue operations sa mga nasalanta ng bagyo gamit ang mga equipment, rescue vehicles at facilities na pinaggamitan ng pondo. Ngunit noong November 13, 2013 ay ang naitala lamang na nakatanggap ng tulong sa Tacloban ay tinatayang nasa 20% lamang, dulot na rin ng pahirapan na transportasyon at mga mahirap na daan na nasira ng bagyo. Ngunit hindi rito tumatakbo ang kontrobersiya. Bagamat tunay na mabagal talagang responde ng Administrasyong Aquino sa mga nasalanta ng bagyo, na di na rin nga natin mapag-uusapan ang kakulangan sa kahandaan nito sa naturang bagyo, ay ang pinakapinagtataka ng taong bayan ay ang napakalaking halaga ng pondo para sana sa Yolanda ay parang hindi lubos na nagamit para sa layong laan para rito. Batay sa ulat kasi noon na nagtulong-tulong ang mahigit 82 na mga bansa na mag-abot ng pinansyal na tulong sa gobyerno ng Pilipinas para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Tinataya na aabot ito sa halagang 200 billion pesos mula pa lamang yan sa iba't ibang mga bansa. At hindi pa kasali ang mismong inilaan na pondo ng ating gobyerno para sa mga nasalanta ng bagyo. Ang isang malaking problema pa ay kahit sa kailaking halaga ng tulong na ibinigay ng ibang mga bansa ay tila kinukulang pa rin ang mga tulong na natatanggap ng mga nasalanta, pati na mismong responde at pagpapadala ng tulong na tila hindi na popondohan ng maayos ang mga ginagamit para sa paghahatid ng tulong na batay pa sa ibang ulat ng media na expire na lang ang iba sa mga relief goods sa ilang mga bodega dahil sa katagalan ng responde ng pagpapadala nito para sa mga nangangailangan. Matatandaan rin natin naman na kahit nagbigay ng pabahay ang Administrasyong Aquino ay tila mas malala pa sa substandard ang mga ipinatayong mga bahay na kalaunay na imbestigahan sa Administrasyong Duterte kung gaano kahindi pinagplanuhan ang mga pabahay ng panahong iyon. Kaya mga kaalam, kung ibubuod natin nakasama ang kailaki-laking halaga ng Yolanda funds mula sa ibang bansa at pondo mula sa mga ginto, isang taon pagkatapos, saan kaya naigamit ang mga perang ito na dapat ay ginamit para maging tulong sa mga mamamayang Pilipino? Ang mga katanungang ito ay mahirap na rin sagutin ngayon na pumanaw na rin ang dating Pangulong Noynoy Aquino. Ngunit ang iilan na nasa kanyang administrasyon noon ay buhay pa rin. At kung mabibigyan ulit ng pagkakataon na mabuksan ang mga kontrobersiyang ito, ay masisiwalat ang katotohanan batay kung saan ginamit ang mga pondong nararapat ay para sa mamamayang Pilipino. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Sa tingin nyo, saan mga proyekto ba kaya na ay gamit ang mga pondong kinakwestiyon? Ang tingin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.